Coast Guard po ay magpresent. Probably you already saw the tweet of Ray Powell, no? Sinasabi niya na ang BRP Teresa Magbanwa or yung MRV 9701. Ito yung pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard. At for today, no, this is already the 26th day na na-deploy natin ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal or ang sa English name, Sabina Shoal. Ngayon, ang karaniwang tanong ng mga media ay bakit daw ang tagal na ng Teresa Magbanwa dito, no? At ano ang dahilan kung bakit ang Philippine Coast Guard has decided to anchor BRP Teresa Magbanwa in Escoda Shoal? Well, there are three reasons to explain why the Philippine Coast Guard has deployed BRP Teresa Magbanwa, no? The first one is that we have been monitoring the presence of Chinese maritime militia vessels in Escoda Shoal. Dahil tumataas ang bilang ng Chinese maritime militia vessel dito, that's the first consideration that the commandant used as a basis in deploying Teresa Magbanwa. And then the second one is we also monitored the presence of Chinese research vessels dito sa area ng Escoda Shoal. Dahil dito, as early as April 15, the commandant of the Philippine Coast Guard, Admiral Ronnie Hill Gavan, has decided to deploy the BRP Teresa Magbanwa for us to have a prolonged presence in this area and for us to effectively monitor what are the activities that the Chinese is doing in these areas at ano ang talagang objective nila, no? Why are they sending Chinese research vessels? Just to at least for you to visualize how close the Escoda Shoal from the coastline of Palawan, it's only 75 nautical miles. No? As you can remember, the Escoda Shoal or the Sabina Shoal is actually the rendezvous point ng ating resupply mission with the Armed Forces of the Philippines. Dito hinahintay ng Philippine Coast Guard vessels yung resupply boat nila. And then from here, dito na tayo magtutungo papunta sa Ayungin Shoal. So try to imagine how close Sabina Shoal is from Palawan. At yung kasunod niya na blue na yon, that is already Ayungin Shoal. Ibig sabihin, just to emphasize, no, mas malayo pa ang Ayungin Shoal kumpara sa Sabina Shoal. And yet, we are already seeing the presence of the Chinese maritime militia swarming in these areas, and they're even sending their Chinese research vessels. This is the main reason why the commandant has decided to deploy a vessel para malaman talaga natin ano ang ginagawa nila. Since April 18, learning from the findings of Dr. Anticamara, the Philippine Coast Guard has decided to conduct our own survey, no? Let me just clarify, this is not a scientific survey because as far as the Coast Guard is concerned, ang magagawa lang naman namin dito ay mag-dive, tingnan ang mga sandbar na to, just like how we were taught by Dr. Anticamara, to document and at least magkaroon tayo ng visuals kung para matukoy natin kung meron ba talagang normal occurrence or may human intervention sa paglawak ng mga low tide elevation or shallow areas dito sa Sandy Cay. So, the first area that we went, no, is ito. Ang bumulaga sa atin ay mga mangilan-ngilan na lamang na corals, no? Karamihan dito ay patay na. This also reinforces yung argument ni Dr. Anticamara na kung iisipin natin, dito sa karagatan na to, wala namang masyadong maritime activity. Kung meron mang fishing, mangilan-ngilan lang. And yet, ang makikita natin ay patay na coral reef, no? And then, we went to the second area sa may gawing eastern side ng Escoda Shoal.
dito na bumulaga sa amin yung katulad na naging finding si Dr. Antikamara sa San Dikay sa May Pag-asa. It appears, no, na may nakatambak dito na crushed corals over dito sa seabed talaga. Makikita nyo naman yung gradient color, no? Yung difference ng color, ang difference ng color ng itinambak dun sa kulay ng seabed. So, ulitin natin, no? So, you can see it from here, no? Dito ay medyo brownish pa, pero yung naitambak na to ay kulay puti pa. And then we went dito sa may eastern side na to ng Skoda Shoal. Ang bumulaga na sa amin ay mga dead and crushed corals. Na kung makikita mo, dito sa area na to, ito ang normal na may dead corals, no? Ito ang itinambak ng mga crushed corals. So these are the dump crushed corals. At pagdating na sa may mababang parte, yun na talaga yung unang itsura ng mga coral reefs na namatay. And then the fourth area, dito sa pang-apat, no, we actually went to the sandbar na to. Unfortunately, well, ay mag-play nung video. Pero makikita natin na nakalutang na siya. It appears it's already a sandbar. Pero ang nakapatong lang naman sa kanya ay mga crushed corals din. Same thing here dito sa may fifth area, no? Mga pabon sa kanya. Also, at the sixth area na pinuntahan namin na sandbar, ang nakatambak na naman sa kanya, corals. Ito ang sa pangwalong area na pinuntahan natin. Dito medyo mas okay-okay pa ang corals. Ito ang pinaka, kumbaga, mas kaduda-dudang itsura talaga. Makikita nyo yung pagkakatambak niya sa seabed. Minessure natin kung gano'n na siya kataas ang inalaki nung itinambak na to dito sa may northern part ng Skoda Shoal. So, we did the survey in Skoda Shoal and kung ano ang nakita ni Dr. Antikamara dito sa Sandy Case ay ito rin ang nakikita natin ngayon dito sa Skoda Shoal. May mga sandbar na tumataas, lumalawak ang kanyang total area dahil sa mga ipinagtatambak na mga coral reefs. At ito ay mga crushed corals. During our prolonged stay in Skoda Shoal, kami ay nakakita ng mga PLA Navy vessels dito. The PLA Navy 622, PLA Navy 537, and the PLA Navy 570.
Nagpadala din sila ng kanilang mga PLA Navy helicopters as they monitor kung ano ang ginagawa ng Philippine Coast Guard in those areas and sandbars na dinodocument natin dito sa Sabina Shoal. The entire time that the 97-meter vessel is deployed dito sa Sabina Shoal, ang China Coast Guard vessels din ay patuloy na minomonitor at sinusundan ang paggalaw ng ating mga tropa dito. As a matter of fact, they have deployed 4 China Coast Guard vessels, China Coast Guard 4402 and 3303. Kung maaalala nyo ang mga bow numbers nito, these are the same vessels that they are deploying in Ayungin Shoal. Pero again, let me stress the fact na ang Ayungin Shoal, mas malayo pa ito sa Sabina Shoal. And yet, these vessels are already getting near sa atin, no? At nagpapalagi na sila ngayon sa Sabina Shoal. These are also the Chinese maritime militia vessels that we have seen in the area of Escoda Shoal. Approximately more than 30 Chinese maritime militia ang nag-swarm dito na hindi na sila umaalis. At patuloy pa rin ang Philippine Coast Guard sa pag-document kung sakaling meron silang activities, no? Kasi our main objective here is to really catch them na ginagawa nila ang pagdadump na to ng mga dead corals over these sandbars. These are the 3 Chinese research vessels and surveillance vessels that we saw for the entire duration of our presence in Sabina Shoal. A total of 34 Chinese maritime militia vessels were monitored by the Philippine Coast Guard until now in Sabina Shoal, with the PLA Navy vessels and PLA Navy helicopter and the 4 China Coast Guard vessels. Ngayon, ang minomonitor natin extensively is the movement of these Chinese research vessels. Kaya nga na sinabi ko, itong 3 Chinese research vessel na to, meron silang parang mother boat na pinakamalaking Chinese research vessel na nandito sa Sabina Shoal at merong 2 maliit pa. Itong 2 maliit na to, ito yung umiikot sa buong Escoda Shoal at nagde-deploy ng kanilang mga service boats as they also deploy divers, no? We are thinking that they are actually measuring something dito sa Escoda Shoal, and they have been providing the data doon sa mga mother boats eventually kapag natapos na yung pag-dive nila. For the Philippine Coast Guard, kapag natsitsempohan namin at itong mga service boats na to, we are also sending our rigid hull inflatable boats, the RIBs, to intercept and at least get near dito sa mga service boats for us to monitor kung ano ang ginagawa nitong mga divers na to at makita natin kung ano mga equipment na dinadala nila sa ilalim ng seabed. There was even an instance, no, na ang Philippine Coast Guard was intercepted as well or blocked by the Chinese Coast Guard vessel, by the Chinese Coast Guard RIB, dahil nakita nila na dinodocument namin itong mga service boats na nanggaling sa kanilang mga research vessels. There's a drone shot, no? Para makita namin sa inyo na itong mga service boats na to ay nagdadala talaga ng mga, most likely, these are also marine scientists, no? Who are diving dito sa seabed, and they're also bringing with them different types of instrument, measuring instruments, and also to document kung ano man ang nakikita nila rito. So again, these are not Chinese fishermen. These are part of the Chinese research vessels. They are deploying small boats, service boats, carrying with them divers to conduct a thorough assessment on the seabed.
So what are the ways forward for the Philippine Coast Guard? The Commandant of the Philippine Coast Guard, Admiral Ronnie Hill Gavan, has expressed his commitment to the National Security Advisor, to the NTFWPS, that we're going to have a prolonged presence in Skoda Shoal. As a matter of fact, ang 97-meter nga, sabi ko nga sa inyo, for today, this is already our 26th day na nakababad at naka-anchor ang ating Teresa Magbanwa dito sa Skoda Shoal para mahuli talaga natin at ma-document ang pagdadump nila ng mga crushed corals over the sandbars in Skoda Shoal. And then at the same time, the two 44-meter vessels, BRP Cabra and BRP Malabrigo, are also doing rotational deployment from Skoda Shoal up to Rizal Reef dun sa may Iroquois, para talagang we'll be more aware, no, kung ano ang activities ng Chinese Coast Guard and the Chinese Maritime Militia together with their Chinese research vessels and marine scientists na dinideploy nila dito. It is very alarming because Skoda Shoal is just 75 nautical miles away from the coastline of Palawan. Ganyan na siyang kalapit ngayon. And then for the other objective of our stay in Skoda Shoal is to conduct marine scientific research. We intend to cooperate with our marine scientists, just like Dr. Antikamara and the UP Marine Science Institute, para let us allow science to explain, no, kung ano ang naging dahilan ng paglaki ng mga sandbars dito. What is, whether is it a natural occurrence, kung bakit may mga patay na crushed corals na nakadump dito. So we will bring with us marine scientists in the next coming days for them to explain the science of everything that is happening in Skoda Shoal. Maraming salamat po. Ano pwedeng gawin? Nasa loob ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas, ano yung pinapayagan ng international law, ng UNCLOS, na makapaglakbay freely ang ibang bansa? I-connect ko na rin yung tanong. Eh, sa Katanduanes nga eh, may barko rin ng China na nag-research. Hanggang saan ba sila pwede? Well, kung marine scientific research ang ikakandak nila, dapat it has to be requested through the Department of Foreign Affairs. It's a DFA that will give them clearance if they intend to have a marine scientific research, and of course, in coordination and cooperation with our own marine scientists. Pero etong activity na to, obviously, this is an activity na talagang unilaterally decided by the People's Republic of China, considering na nandun na nga ang Philippine Coast Guard at sila pa rin ay tahasang nagdi-deploy ng kanilang mga service boats. To the point na hinaharang pa nila ang Philippine Coast Guard rigid hull inflatable boats to check on the service boats and the divers na pinapapunta nila sa seabed natin. Is it possible na yung dumping ng dead corals parang preparation for building fortifications? Well, kung i-relate uli natin, sir, dun sa naging findings ni Dr. Antikamara, ang mas prominent ang paglaki ng mga sandbars sa sandy cays, no? Dito, kumbaga, nagsisimula pa lang, no? So, kung sasabihin natin na itong pagdadump ng coral na ginawa nila sa sandy cay has allowed them to expand itong land area, surface area na to as artificial island, then most likely, kung hindi natin imo-monitor ito at hindi natin babantayan ito, baka sa mga susunod na buwan, magulat na lang din tayo na sa Sabina Shoal, eh malalaki na rin ang mga isla na nandito na ginawa nila. But again, the other problem here is this, no? Ang ginagamit nga kasi nilang pantambak dito sa areas na to ay mga corals. So, ibig sabihin, they have to kill all the corals as many as possible, no? For them to be able to use that as a foundation for their island reclamation. Anong pwedeng gawin ng Coast Guard o ano ang gagawin ng Coast Guard? Ang Philippine Coast Guard, gaya na sinabi ko sa inyo, sir, we are already on the 26th day of monitoring this. This is the reason why we prevented the Chinese government in carrying out the reclamation activities. Kung wala sigurong Coast Guard dito, sir, gaya na sinabi ko, baka ang lawak na nito.
Ibig sabihin, hindi na natin namalayan. Buti na lang, our commandant has is very decisive, no, in deploying the Coast Guard vessel. Nung nabalitaan namin, we received intelligence report that the Chinese are doing this kind of activities in Skuoda Shoal. The commandant never had the second thought, no, na mag-deploy dito, wag nang paalisin ng Teresa Magbanua. At ito ang dahilan kung bakit nung na-document na natin ang mga areas na to na naglalakihan na, hindi siya ganun kalawak katulad ng sa Sandy case. Dadating ba sa punto na barko naman ng Philippine Coast Guard ang haharang? Well, honestly, sir, no? I mean, that's our ultimate dream and vision. No? Kung dadating na sana ang limang 97 meters na nire-request ng ating Pangulo sa Japanese government, no, for the acquisition of 5 more 97-meter vessels, then that would already allow the Philippine Coast Guard to flex more muscle, no, in preventing the deployment of the Chinese research vessel, the Chinese maritime militia, and even the Chinese Coast Guard. Can you give us an idea kung gaano kalapit yung 75 nautical miles in terms of sa land? In kilometers, well, basically, sir, 120, 130 kilometers. Sabihin, from Manila to Tarlac, gano'n? Yes, sir. Yung bang educate ka as a map, ano, kasi yung azimuth, eh, ng lugar, hindi namin masyadong alam. Yan ba'y bahagi nung nasa loob ng 9-dash line claim ng China, yung Skuoda, yung Sabina? Well, I'm not really certain, sir, no? Pero kung pagbabasihin natin ang 9-dash line na yan, ano, most likely, it is within the 9-dash line illegal claim ng China. So anong sitwasyon dyan? Kasi parang, I don't want to project na state of helplessness ng mga Pilipino. Kasi kung papasok dyan ang mga fishermen ng mga Pinoy, at some point, hinaharas din ng mga Chinese Coast Guard, eh. Well, hindi to state of helplessness, sir, no? Yeah. The mere fact that the Philippine Coast Guard has prevented the Chinese government in continuing their island reclamation in Sabina Shoal, it means we remain to be effective as the coastal state was the sovereign rights over these waters. Secondly, since nandiyan naman ang Coast Guard, at ang sabi nga natin, the Philippine Coast Guard has decided to have a prolonged presence in these areas, then ang mga Pilipino minds na natin will not be does not have to be worried about it dahil ang Coast Guard natin will still be here, and kung sakali mo may mga ganyang harassment, nakakapag-deploy naman tayo eventually. Natigil sila, sir, basically. Dahil simula na nandyan tayo, for 26 days, wala naman na silang nagawang pagdadam, kundi nagde-deploy na lang sila ng mga divers doing the measurement and all. Wala naman tayong nakita na ditong yung actual na dinadump na nila yung coral, no? O, the mere fact na huminto na rin yung ganitong paglawak ng mga areas sa sandbars na to. Dahil every once in a while, ang rigid hull inflatable boats natin together with the divers of the Philippine Coast Guard are documenting whether there is a sudden increase ng paglawak ng mga areas na to. But since on the day one that we did this kind of survey, wala namang naging pagbabago, ibig sabihin, our mere presence has already deterred China in doing such illegal action. Anong sitwasyon ngayon dito sa Skuoda Shoal? Shoal is low tide elevation. Yes, sir. Pag high tide ba, kita na yung ibabaw nito? O nakalubog pa rin? Kapag high tide, sir, obviously, wala na. Kasi may nakikitang dumping, eh. So, gaano kataas ng epekto? Baka ngayon, kahit high tide, meron na rin ano? So far, sir, yung ipinakita ko kanina na merong measurement yung tropa natin. Ito lang. Ito pa lang sa may bandang northern part ng Skuoda Shoal. Ang makikita natin na ginagamitan na natin ng measuring stick. Pero nakausbong na itong nakadump na to. But not the entire Skuoda Shoal. Ito po, number 11. Ano yung depth niyan? Lalim? No. Siguro, sir, mga 3 feet lang to. So, pwede ng ano, structure na may stilt? Pwede ng stilted structure dito?
Well, hindi pa naman siguro, sir. Masyado pang maliit yung land area na to. Most of the rain attempt na i-aman sila ng water kano. Just like yung ginagawa nila sa industrial, it's a resupply vessel natin. Well, ang China, sir, sa atin? Doon sa... Sa Skoda? Sa Skoda. Wala, sir. Ang China Coast Guard never attempted to use water cannon against BRP Teresa Magbago. So, ulitin ko lang po yung numero. Skoda Shoal is 75 nautical miles, roughly 120 to 130 kilometers away. Ayungin Shoal is 200? Almost. Ang Ayungin, sir? Yeah, Ayungin. Ayungin Shoal is 125, 129? Nautical miles. 100 approximately. So, mga 160 kilometers. So, kasi nag-cover po kami nung, nung Balikatan. Yung tinesting na surface to surface missile. 500 kilometers. Sige. Do you have questions? Sige. AFP. Coordinate tayo with the marine scientists and also that you didn't see the actual na pagtatapon nung mga dead coral. So I just want to put it on record. So how would you rate the possibility that the Chinese dumped the said corals po? And also kung may volume tayo, sir, kung gaano kadami. I think I'm going to stand with my response last week. No, I look at the People's Republic of China as the most probable actor kung bakit nagkakaroon ng ganitong small-scale reclamation, not just in Sandy case, but also here in Skoda Shoal. I cited four circumstances. No, una sa lahat, of course, sabi ko nga, the reason why we have deployed our vessel here, dahil namataan na natin, na-monitor na natin ang napakaraming Chinese maritime militia dito. So, ibig sabihin, they have all the resources, no, na magka-access dito sa area na to. Pangalawa, ang the mere fact that the Chinese Coast Guard, the PLA Navy vessels, and PLA Navy helicopter is also restricting the Philippine Coast Guard in monitoring itong activities nila dito, ibig sabihin, they must be hiding something, right? Third, wala naman tayong namamataan ditong laging ginagamit nilang excuse na Vietnamese. No? There are no other Vietnamese flag na nakita tayo dito. For 26 days straight, ng monitoring natin dito, there are only Chinese Maritime Militia, Chinese Coast Guard, PLA Navy warships, and the Chinese research vessels. Walang Vietnamese fishing vessel whatsoever na nakita tayo dito. And pang-apat, sino ba ang among countries in South China Sea ang meron talagang walang pakundangang pagsira ng marine environment for them to do small-scale reclamation or even massive reclamation? It's only China. So, etong apat na circumstances na to, sino lang ba ang pwede nating ituro lahat? China lang. So, kung tatanungin mo ko, sino ang pinagbibintangan ko na naman sa pagkasira ng coral reef na to dito sa Skoda Shoal na napakalapit na sa lalawigan ng Palawan? There's no other country na pwede na naman tayong pag-isipan. China lang na naman to. Dahil nga sabi ko, until now, nandyan sila, partida na yan, nakaangkurahe pa ang Coast Guard vessel dito. Sir, follow up lang po. Sir, may estimate ba tayo ng volume ng crushed corals po na na-dump doon sa eastern side? Well, for those detailed estimation, I will leave that to the marine scientists. No? But definitely, gaya nga na sinabi ko, our marine scientists will be the one to do all this data gathering in a much more scientific approach, no? Yes, even on the land area. Sir, zone po sa IBC 13. Sir, I know, no, yung reach natin doon, tsaka yung flare up ng mga yung nangyayari nga dyan sa Sabina Shoal, sa Skoda. Sir, ano yung naging directives na ba ng National Task Force for the West Philippine Sea? I understand na yun nga, dahil sa limited resources, hindi tayo makapag-flex ng muscles natin. But then again,
Ito na nga, 75 nautical miles na lang, around 130 kilometers away from the Palawan. Hindi pa ba natin to pwedeng paalisin na sila to shoo them away? Since talaga, within the exclusive economic zone itself of the Philippines, ano ho ang naging, meron na ho bang tugon ng NTF-WPS on this? Well, as I said, no, the Coast Guard Commandant has expressed his commitment for a Coast Guard vessel to have a prolonged presence in Sabina Shoal. Matagal na tayong nandito, 26 days straight. The same thing, ang 44-meter vessels natin, rotational, paikot-ikot lang dito. Ang presence natin dito is already effect. Ang tanong nga dito, you can probably look at it as half full glass or half empty. No? Pwede natin sabihin half full because we were able to deter the Chinese government in pursuing their illegal small-scale reclamation. No? At the mere fact na hindi nila naipupurso ulit itong pagkakandak nila ng reclamation, ibig sabihin successful tayo. We can look at it half empty dahil baka sabihin na naman natin, eh nandun pa rin naman ang Chinese maritime militia or nandun pa rin naman ang Chinese research vessel. But either way, ang stand ng National Task Force West Philippine Sea dito, the mere fact na meron tayong Coast Guard vessel dito, the mere fact na namumonitor natin ang ginagawa nila rito at hindi sila nakakapagtuloy ng kanilang mga illegal na gawain dito sa pagpatay ng coral, sa pagdadump ng coral, para magkaroon ng possible reclamation, para sa akin, we're still effective in what we're doing. Sir, follow-up lang po. Clarify lang po, since nasabi niyo ho na wala silang clearance sa Department of Foreign Affairs to do research things doon sa Escoda Shoal, may possibility ho ba o pwede ho bang kastiguhin or hulihin ng PCG itong mga research vessels at yung mga crews nila? Kasi wala pala silang clearance doon sa area. Well, technically, ang Philippine Coast Guard has the mandate to do that. Pero with what I have shown to you, no, with 4 Chinese Coast Guard vessels, with 3 PLA Navy warships, and 35 Chinese maritime militia, every time na nagde-deploy nga sila ng service boats nila na magdadala ng divers sa seabed, ang Philippine Coast Guard nagdadala rin ng rigid hull inflatable boat, wanting to at least document kung ano man ang dinadala ng mga divers nila. Pero by the time we reach ang mga service boats ng mga marine scientists na to, magdideploy na rin ang China ng 5 rigid hull inflatable boats para harangan ng Philippine Coast Guard. In terms of the resources and the forces that they can deploy, obviously, that answers your question. Meron yata ang plano ang group na May 15 na mag-deploy ng mga 100 vessels, fishing vessels, papuntang ano? Ayungin ba? Yes, sir. Ah, hindi, sir. Hindi Ayungin. Baho din Masinloc daw. So, will the Coast Guard be monitoring this? Ang Philippine Coast Guard po ay naatasan ng ating National Task Force West Philippine Sea na siguraduhin lang ang kaligtasan nitong civil society, no, na maglayag papunta sa Baho de Masinloc. But let us understand, no, na ang ating ito activity is actually a civil society initiative. It is not the government that called on these people to organize fishermen to sail going to Baho de Masinloc. Kasi baka sabihin na naman ng mga pro-China trolls dyan, eh, may bago na namang gimmick ang gobyerno, ipinapain ang mga isda. Alam nyo, kaya let me first clarify, ito ay initiative ng civil society, hindi ito gobyerno. That's why I have to clarify this kasi pag sinasabi kong ang Coast Guard will be deploying a vessel to at least ensure the safety of those who will be participating dito sa atin ito sail, eh, sinasabi ng mga pro-China na ipinapain natin ang mga mangingisda. So, let us write this in our story, no? Ang atin ito is purely civil society. That's their own initiative. Nobody forced them, not the NTF-WPS and not the Philippine Coast Guard. Sir, good morning, Christian, Jim, ADCWB. Sir, first question, di ba una, Sandy K, tapos ngayong itong Escoda Shoal. Is it
alarming na may mga ganito nangyayari? And secondly, how strategic these locations para sa China? Bakit dito nila ginagawa ito? Well, kahit anong reclamation pagdating sa West Philippine Sea, alarming talaga. No? But this is more alarming kumpara sa Sandy case. Dahil sabi ko nga, mas malapit ito sa lalawigan ng Palawan. As to the strategic relevance ng Skoda Shoal, I don't want to speculate, no, to alarm the public. But ang sinasabi ko lang, ito ay napakalapit. That's why it's very alarming. Okay. Next second question ka? Okay. Hi, sir. Michael Delis po, CBS. Makalang na-explain yun, sir. Sabi kasi sa Sunday Day, gumagawa ng maritime elevation para ma-reverse yung arbitral award. Ganun din po ba inikita nyo dito sa Skoda Shoal? Ano kaya yung purpose, sir, ng ang clarify ko lang ha. Paano ma-re-rip? Sino nagsabi niya i-reverse yung ano? Yung arbitral award? Carpio, sir. Ah, si Justice Carpio. Sorry, pero I'm not very expert in this kind of legal issues, no? I won't also respond sa question na to kung there are legalities because I don't want to pretend na alam ko yung factors or circumstantial explanation about this. Next question. Yung sa national deterrence natin, pwede ba yung violent na pagtataboy sa mga Chinese people sa may Skoda Shoal tulad sa mga marine scientists ko, sir? Violent? Opo. Para lang matapos. Tulad yung nagawa niya sa atin pag nagpupunta tayo sa Ayumisho. Kung, again, kung ang stand ng ating Pangulo, ang ni Commander-in-Chief, no, President Bongbong Marcos has always been mentioning this. We should not be the reason of escalation of tension. So, kung ang suggestion mo, sir, is to use violence, no, to drive them away, definitely hindi natin yan gagawin. Ang guidance sa atin is to deal with them professionally in accordance with the law. So, violent response to counter them or to drive them away is not part of our strategy. Our waters, tama po ba? Yun po yung objective ng prolonged presence nyo? Or do you want to achieve something else? Well, the main objective of our prolonged presence in Sabina Shoal is to prevent the Chinese government in carrying out their illegal action of reclamation, in possible reclamation in Sabina Shoal. And for 26 days, we have been very successful in doing that. The mere fact na hindi naman na nila ginagawa ito, wala tayong namamataan na pagtatambak dito, at ang mga areas na minonitor natin since day one hasn't really expanded, hindi sila lumaki. So, ito ang objective dito. Ngayon, ang tanong mo dun sa dalawang maliit na 44-meter vessel, it's not just deployed in Sabina Shoal. No? Ang Teresa Magbanwa, yung pinakamalaki natin, the 9701, is anchored in Sabina Shoal. No? Ang dalawang 44-meter vessels natin, ito naman yung umiikot from Sabina Shoal and then proceeding to Luzul Reef and also patrol in Recto Bank. With a very limited number of vessels that we have, we cannot overspend itong vessel natin in only one maritime feature. Those two 44-meter vessels have to patrol different areas all at the same time. Okay, sir. Kasunod, kadugtong po yan yung second question ko. Given na Sabina Shoal is much closer to Palawan than Ayungin or say, than Pag-asa, which you mentioned last week. Kaya ba ng logistics ng PCG to keep an eye on both features given na may instances na nag-dump na ng corals doon? Well, the mere fact ng Coast Guard vessel natin ay nandito pa rin sa Skoda Shoal, kinakaya natin at kakayanin pa. Pero sir, prolonged. Say, prolonged? I'm sure it wouldn't be over by 2024. Well, I don't want to give negative signals sa mga People's Republic of China na i-define ko kung anong limitation natin, no?
So I would like to respond to you in a very optimistic way. Kakayanin natin. Thank you. Commodore, itong sinabi mo 26 days na deployment, this could be the longest deployment ng Philippine Coast Guard. This is the longest on record ng Philippine Coast Guard vessel na nandito sa West Philippine Sea na walang balikan sa pinaka-nearest port. This is the longest period ever or duration ng Coast Guard deployment in the West Philippine Sea. Commodore, may phone-in question dito. Magpa-file daw ba dapat ng diplomatic protest ng Pilipinas considering na wala palang permit eh? Yes, sir. On the part of the Philippine Coast Guard, we document all of this. We submit the report to the National Task Force West Philippine Sea. And since the Department of Foreign Affairs is part of the interagency task force, it's for the Department of Foreign Affairs and the Department of Justice as well to take action, whether it's legal or diplomatic. Ito na sa mga ahensya na to ang may ganitong mandato, sir. Usually, ang statement coming from Ministry of Foreign Affairs ng China, meron silang tinatawag nilang indisputable sovereignty. Pero nabulabog ng Philippine Coast Guard, meaning kinikilala nila talaga deep in their mind na may sovereignty ang Pilipinas at the sovereign rights sa bahaging ito ng karagatan. Well, actually, kung mababasa natin yung mga statement ng Ministry of Foreign Affairs, nung one time, sinabi natin na it's wrong to think na meron kang indisputable sovereignty over these waters dahil napakalayo naman ng 9 dash lines sa kanila. Dininay na rin nila na they have full sovereignty. Kahit sila, nalilito na rin kung sovereign rights lang ba or sovereignty. Diba? So, on our part, we'll keep on exposing their illegal actions, their violations of the international law, and for them to realize na wala na talagang naniniwala sa kanila at patuloy nating i-expose itong patuloy na pagsira nila sa marine environment. We have to remember the fact that the crime against this massive crime of destroying the environment is the same thing with crime against humanity.